So magandang hapon mga tropa po natin, magkakalapate, buong Pilipinas. Ito po ulit si Lucas ng Maximus Love TV. Samahan niyo po ako sa episode for today. Para silipin natin yung mga papisa natin na ilalaban for next year. So yun na nga guys, hindi ko natuloy yung ano, inabang-abangan nating MacArthur na laban sa MMFC. Natigil po yung ano natin, yung karera sa lap 4 ng 6 na lap. So congrats po sa lahat ng mga nanalo, kunyemas na bird flu yan eh. Totoo lang ha, Bureau of Animal Industry, mainam siguro. Imbes na mag-quarantine po kayo, marami pong nalulugin breeders. Might as well, mag-develop na lang po kayo ng maayos na bakuna para sa mga alagang manok, pato, pugot, whatever poultry na naapektuhan ng bird flu na yan. Ako po, matatali ng mga doktor niya sa Bureau of Animal Industry. Siguro, konting tolak-lak, konting push. Kula po sa mamaya at gobyerno para po masolusyonan yung ganitong klaseng problema. Hindi yung pati kaming nananahimik na mga nagkakalapatin na dadamay yung kakakarera namin. So syempre, sino ba naman ang hindi nangangarap na makapagpauwi ng MacArthur, napaprestiyoso ng laro na yan. O doon, marami kang makakalaban na matitigas. Si lahat-lahat na po, all-star cast, kumbaga. Syempre, pag nakuha mo yung kampiyonato, napakalaking ano, karangalan. At least makasampa, isa-dalawang ibon, napakagandang bagay na po. May chance, kumbaga. Yun nga. Fortunately, wala tayong magagawa. Yun ang utos ng gobyerno. And we're law-abiding citizens, so kailangan natin sumunod. Yung mga tropa dyan na sige pa rin ang karera kahit nakaban po yung ating pag-travel ng mga kalapate. Yan, ingat-ingat lang po. Baka makumpiska yung ibon nyo. Katulad yung isa nag-post sa Facebook. Manok naman yung kanya na intercept dun sa port sa matnog. Yan, sinunog. Parang 8 panabong yata yung nasunog. So hopefully hindi pa mangyayari sa mga kalapate natin, especially pag na-checkpoint po tayo. Speaking of karera, yan, dito po tayo sa loob. Nagpisaan na nagsalang po ako ng 16 sa Paris. Kaso nga sa sobrang init ng mga nakaraan, may mga fertile eggs na nasira. Mga siguro mga 5 piraso yata yun. Pero ganun pa man, 12 lang naman kasi ang susoksoan natin. So we still have a lot of room para po sa sisingsingan natin na 12. Meron na po dalawang nauna, so 10 na lang. So tara, silipin po natin yung iba sa kanila. So ayan guys, silipin natin ang una nating sasaksakan sa mga nakalain ito panlaro. Ito po yung full system ng lola ni Maximus Tickelbau na bedridden ni Angela Loaf. Si kapares niya po ngayon is si Maximus mismo. Same pairing po na nagtipad ako, I guess 2 years ago, yung inakay na 4 months old, parang si Atabs, nakaabot pa ng kalbayog. Ayan, mas nauna parang nawala yung mga may edad sa kanya. Pero hopefully ito, mga nasa 10 months old pagdating ng karera, sana po tumapos or manalo po siya. Siguro, silipin natin iba nating mga papisa. Yan, ayan po siya, dalawa po papisa niya. Ano sa ilalim. Lagyan po natin ito ng MacArthur na ring, tsaka MMFC ring after 2 or 3 days. So, ayan po, yung dalawa sa 10 nating susuksukan. Kailan may nauna tayong dalawa na. So, ito naman pong ano, pares na ito. Ayan, nanay mismo ni Maximus, tsaka yung tatay niya. Ito, ganda na ng lahi ng pencil at ito yung arde na galing sa mga champion line ni Cerro Ditan ng Burlington Law. Ayan, tapos ito naman yung ano, mga Arnold Francisco line namin na both parents nito, si Angela Loaf na gano'ng breed. Yung hen kanina, yan, silipin natin. Masungit na itong barang ito eh. So may isa na po siyang anak. Ayun, sumilip. Full brother or sister, full sibling ni Maximus. Hindi natin pa alam yung ano, yung gender niyan. So lipad natin. Isa sa mga nasirang itlog yan eh. Dalawa dapat yan eh. Kaso although fertile yung isa, I don't know, for some reason during incubation nasira. So ito naman yung ano, anak ni yung parents na itong lalaki. Yung tatay niya is Blue Max, na naki Angela Loaf. Yung nanay no ni Blue Max is si Princess Juno, first overall champion
ng South na nasa atin ngayon, tsaka si Maximus, yun yung parents na itong barako na to. Yun yung parents ng tatay. Yung nanay nung barako na yan, yung mismong nanay ni Hagdan Bato. Yun yung ano, solo entry na champion ni Sir Franslaw. Ayan, may anak na po sila. Kinross ko sa ano, Vandenbroek inbreed na ni Aaron so, Francisco natin. Sa mga lineup natin, yung lolo ni Maximus tsaka yung anak niya, may papisa na rin. Sakto-sakto. Since out of 12, dalawa na naisusok-sok, 10 na lang po yung susok-sokan natin. So, ayan. Mag-ano na tayo. Hopefully, ito susok-sokan natin after 2 days na MacArthur tsaka PH, ano, MMFC ring. So, hopefully, bigyan po tayo ng magandang lipad nito next year. Ako, yung anak nito ngayon sa akin is ano eh, complete plaque, air 4 point, pero wala eh. 9 to karera. So, tingnan natin ba sa alit next year. So, isang inakit tayong dadalhin sa La Union, ayan, may dalawa po tayong papisa, yung dalawa, ito, ilipat sa tropa, yung dalawang blue bar, ito po yung anak nung kay, ano, anak nung kay Christopher Morey, itong isa, pa-nestmate niya, tapos yung dalawang blue bar, anak nung kay Kirkwood naman, ito na sa likod, ito, itong nakatago. So, ito isa, padadala natin sa La Union, shoutout sa mga taga La Union dyan. O, tara na, hatiran natin ito. Siyempre, shoutout po muna tayo sa ating mga subscribers. Unang-una na po si Sir Ariel Durante, yan ang BPSC team na Cebu, Batangas. Shoutout din po tayo kay Sir Jonel Agravante, ito taga Camarines Sur, Homing Pigeon Club sa group ng Mama Ana. Tapos, siyempre, shoutout din po kay Sir Edison Bonaobra, yan, nag-PM sa akin last time. Katulad din ni Sir Genre Quambot Marcelones, ito mga taga Cavite City to. Siyempre shoutout na rin po tayo kay Sir DM Slof, yan, fly high over fly na lagi nanulot sa atin yan. O sa mga comments, suggestions, mga katanungan po natin sa pag-ibon, just comment below. Sa mga gusto naman pong ano, message ako ng personal, ayan po yung personal Facebook ko. Invite ko na rin po kayo sa ating page. Ito po. Ayan, isipin lang po natin kapag magano tayo maglalaban, basta may ibon pa tayo, may chance na po tayong manalo. Kaso, yun na nga, unfortunately, hinito yung karera. So, better luck next time naman po. Sa mga naghihimutok naman, sumasama loob, bakit daw ganun, hindi nang hinati sa lahat ng ano, ng live ang papremyo ng overall at ng pooling. Kasi nga naman, hindi naman po pwede ikukulod daw yung karera dahil nahinto nga sa kalagitnaan. Well, that's the club's prerogative na po nila, anong decision nila sa karera. Pero po para sa atin, tuloy lang po laban.